Good morning guys, I'm Bob, independent representative ng May Video Talk in BT Spark Smile Cebu. Andito po ako sa Cebu. Tinutulungan ko po si Boss Wilmar upang mabuo ang DVD tutorial na to. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa paggawa ng ating website sa My Video Talk. So, magsimula tayo guys. Unang-una, open lang tayo ng browser, kahit anong browser. So, Mozilla ang gagamitin ko. Tapos, direct na tayo sa My Video Talk Studio natin. Punta na tayo sa website. So, ita-type lang natin ang link niya, services.myvideotalkstudio.com. Okay, tapos mayroon ditong username, password at saka pin natin. So, input tayo sa username. Username natin, which is our IR number. Password. Saka pin number. Okay, so andito na tayo guys. Ito na po ang itsura ng May Video Talk Studio natin. So, since gagawa tayo ng website, so dito tayo sa My Website. Sa bandang kaliwa, makita natin dito, My Website. Click lang natin ang templates. So ngayon, makikita natin, mayroon ditong upload banner, upload background image, tapos pwede tayo mag-change ng any colors na makikita natin dito. Mayroong iba't ibang color or kulay na pwede natin i-change. So, dito sa choose header and footer background color. Mayroon din itong choose the text color, etc. Tapos, dito sa ibaba, makita din natin ang customize subdomain. So, dito natin ilagay ang title, description, keywords, at saka content ng homepage natin. So, dito sa pinakababa, mayroong preview homepage. So, tingnan natin kung anong nasa, anong itsura ng website natin. Dito natin i-click. Okay, so makikita natin ito. Mayroon akong existing video. Dito natin i-upload yung mga videos natin para sa website natin. So makikita natin dito sa taas, mayroong My Video Talk, Bringing the World Closer. So ito po ang tinatawag na banner. Dito natin ilagay ang banner. Tapos, gumawa din tayo ng body, parang content ng website natin. So, umpisa natin guys. So, gawa natin ng banner. Tapos, body. Sa video, mayroon naman tutorial doon sa in English kung paano mag-upload ng video. So, simula natin. Gagawa muna tayo ng banner. So, i-minimize natin to. Open tayo ng Adobe Photoshop. So, ang Adobe Photoshop, ito po ang editor ng banner natin. Ito ang gagamitin natin para pag-edit ng banner or any images. So, na-open na po natin ang Adobe Photoshop. So, ito na po ang itsura niya. So, click lang natin ang file. New. So, banner ang una nating umpisahan para sa ating website. So, dito makikita natin mayroong name. So, type lang natin para sa banner. Name para sa banner. So, type natin banner. Okay na tong preset custom. So, ang width guys, ang width para sa banner natin ay 960. So, okay na pala to. Ang height naman ay 120. So, in pixels yan. Resolution, okay na yon. At least lang, 72%. So, click lang natin ang OK.
Okay, so makikita ninyo dito, guys. Ito na ang para sa banner natin. So, adjust na natin konti para makita natin. So, ang gawin natin ito, kulayan natin ang banner. So, expand ko na lang para makita mas klaro. Okay. So na, guys. So, ang gagawin natin ngayon ay kulayan natin. So, gagamit tayo ng paint bucket tool. Oh, ito pong paint bucket tool ay parang balde ito. So, makikita nyo dito sa bandang kaliwa, mayroon dito, ito ang tinatawag na toolbar. So, dito natin makikita ang gagamitin natin. So, click lang natin itong parang balde at click natin paint bucket tool. So, dito naman sa baba, makita natin itong may kulay black at saka nasa likod ay puti. So, kung mag-change color ka, click lang natin itong kulay black. So, kunwari blue ang gagamitin natin. Medyo may pagka dark blue. Royal blue. Tapos, itong paint bucket tool, click lang natin dito sa may sa banner natin. Okay, so makikita natin dito, kinukulayan na natin ng kulay blue. So, kung gusto nyo, guys, dalawang kulay, pwede din natin palitan ng dalawang kulay. So, para medyo mas magandang tingnan. So, dito makikita natin may blue. Sa likod naman niya, may puti. So, i-change natin yung puti. Kunwari pula. So, ayun, makikita nyo dito, dalawang kulay na. So, ang gagamitin naman natin dito ay yung i-hold na nating mouse tong balde, gradient tool. So, makikita natin dito sa taas, mayroon ditong blue tsaka pula. So, parang na-fade siya. So, ang gagawin natin ito para ma-apply ito, point lang natin yung mouse dito sa taas at saka i-drag natin pababa. So, parang ihila natin pababa. Tapos, sabay release ng mouse. So, makikita nyo, guys, mayroon dito blue, fade to red. So, dagdagan natin ng konti. Okay. So, ayun na, guys. So, ang susunod natin gagawin ay ang paglagay ng picture. So, kunwari wala pa tayong picture, so magsi-search tayo sa internet. So, open tayo ng panibagong browser. Search natin sa Google. So, dito tayo punta sa mga larawan. Dahil picture ang hanapin natin, so kunwari, isa akong car dealer, so magsi-search ako ng mga sasakyan. Kung mayroon na kayong mga picture sa sasakyan nyo, so mas mabuti, mas madali. So, search ako ng car. So, makikita natin dito, mayroon iba't ibang klase ng sasakyan. So, kukuha ako ng mga anim na sasakyan. So, save ko to. Save ko na lang sa desktop para mas madali. Car 1. Save image. Car 2. Save image. Car 3. Image car 4.
5. Car 6. So mayroon akong 6 na picture sa desktop. Minimize natin. Okay, ipapasok ko lang sa folder. Car. So makikita nyo dito guys, mayroon akong car 1, car 2, car 3, car 4, car 5. I-view lang natin for thumbnails. Okay, so mayroon na tayong picture. So open tayo ulit sa Adobe. So sunod natin gawin, ilagay tayo na picture. So click natin file, open. Punta tayo sa desktop. Tapos saan yun? Saan na ba yun? Car. Ah, ito. So makikita natin dito, mayroong car 1, car 2, to 6 sa icon. So una, click natin yung car 1. So paano ba ito ilagay sa banner natin? So click lang natin tong rectangular marquee tool. Tapos highlight natin. Tapos click natin edit, copy. So balik tayo sa banner, edit, paste. So kikita natin sumusobra unti sa banner natin. So atong so i-adjust lang natin yung size. Edit, pre-transform. So adjust natin yung size. Tapos sabay drag. Okay, so ayun na guys. Click lang natin itong move tool para ma-apply. Apply. So makikita nyo dito sa my layer, sa bandang kanan, mayroong layer 1. Ito po yung ang car 1. So click natin yung mata. So mawawala yun. Click natin ulit. Andiyo na naman. So i-rename lang natin yung layer 1 para hindi tayo malito. So double click tong layer 1, lagyan natin ng car 1. Okay. So ayun na guys. So paano ba tanggalin yung white na nakapaligid sa yellow na car? So ang gagawin natin ito para mas maganda tingnan, click natin tong magic wand. Ito ang pinakamabilis na paraan. Hold lang natin. Tapos ito, magic wand. So, click-click lang natin tong paligid sa sasakyan na white. Okay? So, na-click na guys. So, yun, makikita nyo na naka-highlight. So, click lang natin delete sa keyboard natin. Okay? Dito na naman sa kabila, click natin yung white. Delete. Dito naman sa may baba, so may sumasobra din, click lang natin. Okay, so para mawala na itong naka-highlight, click lang natin itong rectangular marquee tool, tapos click natin dito sa labas na sa banner. Okay, ayun na guys. So makikita natin sasakyan na lang. So, okay na siya, di ba? O, pwede na natin i-delete tong shadow para mas plain tingnan. Click, delete, click, delete, click, delete. Tapos, balik sa marquee tool, click sa labas. Okay? So, dagdagan natin ng isang sasakyan sa may kanan. Click natin, o, file, open. So dito na naman tayo sa car 2. So same as usual, click dito sa marquee tool, tapos highlight natin, edit, copy. So balik tayo sa banner, edit, paste. So makikita nyo dito sa bandang kanan, mayroon na namang layer 1. So ito, double click natin to, type natin car 2 para hindi tayo malito.
Tapos click natin ng layer, okay. Tapos balik tayo dito sa move tool. Tapos click natin yung edit pre-transform para i-resize natin para sa banner natin. Tapos ilagay natin sa bandang kanan. Okay. Click natin move tool ulit, apply. So tanggalin na naman natin yung white background, click lang natin yung magic wand. Tapos click natin yung white background. Press natin ang delete sa keyboard. Okay, ayun na guys, balik tayo sa market tool, click sa labas. Okay, mayroon na tayong dalawang sasakyan. Click, adjust muna natin. Mayroong white pa dito. Delete. Okay. So, i-adjust lang natin para makita sa lahat. No? So, mayroon na tayong banner. So, paano ba itong pula na pareho sila naka titig doon sa kaliwa. So, since nandito tayo sa karto, makita nyo dito sa naka-highlight dito. So, pwede natin i-baliktad yung pula nakatitig doon sa kanan. So, click lang natin tong move tool, tapos edit, transform, flip horizontal. Okay. So, nakatitig na yun dito doon sa kanan. Okay na ngayon, guys. So, ang susunod natin gawin ay kung paano maglagay ng text. So, paglagay ng text, click lang natin yung T dito sa toolbar. Makikita nito mayroong letter T. Tapos, click natin dito sa banner natin. So, dito tayo mag-type. Adjust lang natin yung font size. Palagay natin 36. Or mas malaki pa, 48. Tapos ito type natin. So since car dealer ang example ko, so type ko ang Bob the car. Car deals. Bob the car dealer. Okay, so makikita natin dito, mayroon ng text name. So, i-highlight lang natin para ma-adjust. Tapos, change natin ang kulay. So, click tayo dito sa blue. So, adjust lang natin ng yellow para mas maliwanag. Tapos, okay. Click ulit sa move tool. Tapos, adjust natin. So, parang sumusubra ata. So, highlight natin. Balik tayo sa T. Highlight natin ulit. I-adjust lang natin ang size. So, ayun. Kasya na. Tapos, palitan na natin ng font style para mas maganda. Okay, tapos apply natin dito. Click natin yung move tool para ma-apply. Okay. So, ayun na guys. So, adjust lang natin ng konti pataas. Tapos, lagyan natin ng effects. Para mas maganda naman to tingnan ang text. So, click lang natin yung FX dito sa baba. Sa may layer bandang kanan. Sa baba. Okay, click natin effects. So, makikita natin dito, mayroong blending option. Click lang natin. Adjust lang natin ng konti para makita sa lahat. Pwede natin lagyan ng drop shadow. Pwede din natin lagyan ng stroke. So, depende sa'yo kung anong gusto mong style. Tapos, pag click natin dito sa stroke, makikita natin dito ang color black ang nakastroke sa kanya. So, pwede natin palitan yon. Click natin itong itim. Gawin natin ng white.
So dito sa 00, itong 6 na 0, ibig sabihin yan, itim yun. Pag 6 na F, puti yun. So parang mas light lang. So siguro pula ang iba crown natin, stroke natin. Parang dark red. Parang maroon. So click natin OK. Pwede din natin check tong bevel emboss. Pwede din natin ma-adjust to yung okay. So click natin tong okay. So ayun na guys, tapos na ang banner natin. So isi-save na natin to sa computer natin. So click lang natin tong file, save for the web and devices. Tapos change natin dito sa taas as JPEG, meaning in a picture format. So ayun, tapos click natin tong save. So maghanap ng location, click natin yung desktop, tapos ilagay natin dito sa folder ko na ginagawa ko na car. Tapos ito na nakatype na Bob banner. So ayun na, mayroon na tayong banner guys. Minimize natin to. Makikita natin dito sa folder ko. Yon. Bob banner. So pag double click ko nito, makikita nyo. Oh. Ayun, mayroon na tayong banner. So ready na yun guys. Ang susunod natin gawin ay paano gumawa ng body. So gagawa na tayo ng body ng website natin. So pwede na natin to i-close. No, so pwede na natin close. So body na tayo. So click ulit sa file, new. So type natin body. Ito ang file name natin. So okay na yon. At least lang yon. So ang i-change lang natin ay yung width at saka height. So ang width niya ay 960, pareho pa rin 960, pero ang height 500 na. So click natin yung okay. So makikita nyo dito guys, mayroon na tayong space for the body. So zoom lang natin ng konti dito sa toolbar, makikita natin dito mayroong zoom tool. So click lang natin ng zoom ng konti para maklaro sa lahat. Okay. Click lang natin yung fit on screen para makita sa lahat. So una natin gawin ay kulayan na naman natin to. So dito makita sa bandang kaliwa, makulayan natin. Change natin to ng blue at saka red. Kasi yun na ang kulay natin ginagawa ganina. So para pantay, change natin to ng blue at saka red. Blue sa taas, dito sa baba, red. Okay na ito. So again, click na naman tayo sa gradient tool. So hila, pataa, hila, pababa. Okay. Or pwede natin baliktarin. Pababa to pataas. Okay guys, so ayun na. So maglagay na naman tayo ng picture. Balik tayo dito sa move tool. Tapos file, open. So ang hindi natin nalagay, maglagay tayo ng background, picture na mayroong background. So paano ba to i-trace natin? So click natin tong car 4, open. So the same as usual, mark it all, highlight natin, edit, copy, tapos body ulit, edit, paste. So palakihin natin ng konti, edit, pre-transform,
adjust lang natin. So ito ang gagawin nating background para sa body natin. Click lang natin move tool, apply. So ayun guys, makikita natin. Meron na tayo dito. So paano ba i-delete yung background sa car na to? Kasi kung gagamitin natin tong magic wand, pag i-click natin to, hindi pantay ang pagka-trace niya. So mayroon, pag press natin delete, so hindi makikita natin mapiktuhan yung car. So edit na undo. So ang gagawin natin, ang gagamitin natin yung pin tool. Ito ang tinatawag na pin tool guys. So ito ang gagamitin natin para mas matrace natin yung car. So ngayon, mayroon na tayong pin tool. So i-point lang natin kung saan tayo mag-start. Tapos click-click lang. Point. Hanggang sa matapos mong i-trace yung car. Kung magkamali ka, click lang Control Z. Yan ang undo guys, or dito sa edit, redo anchor point, or undo anchor point. Ang shortcut sa keyboard, Control Z. Ayun, hindi ko masyadong na-trace kasi inibilisan ko, pero para mas matrace nyo ng husto, paki-point lang niyo ng litan lang niyo ng point hanggang umabot sa starting point. So click mo lang hanggang umabot sa starting point, makita nyo mayroong circle, click lang. So ayan guys, na-trace na natin yung car. Pagkatapos doon, right click lang natin, make selection. Tapos okay. So makikita nyo, may na-trace na sa side ng car na mayroong naka-highlight. Tapos ang gagawin natin ito para ma-delete tong background, click lang natin yung edit. Select inverse, tapos press natin yung delete sa keyboard. Ayun. So balik tayo sa market tool, click natin dito sa labas. Ayun guys, so mayroon na tayong para background. So ang susunod natin gawin ay type tayo ng body. Click lang natin ng T. Ta-type natin dito ang text na gusto nyong ilagay. So adjust lang natin yung size. Tapos ito type natin dito. Kahit anong gusto nyo, car, highlight lang natin pa. Pwede natin adjust natin font style ng 100+, 130 or 120, 115. Okay, ayun. Tapos pwede natin dagdagan ng text. So adjust lang natin yung font style. Okay na to. Adjust lang natin yung font size 150 or 200 or 300. Tapos click natin yung move tool, apply para ma-apply.
So ilagay natin dito sa baba. Highlight lang natin para adjust natin yung kulay. Click natin ulit nanti. Highlight. Tapos change natin yung kulay. So yellow again. Click yung move tool para ma-apply. Okay. So para bigyan natin ng effect. So click tayo dito sa bandang kanan. Meron ditong layer bubcar. So click natin yung effects. Blending option. Lagyan natin ng shadow. Lagyan natin ng stroke. So adjust natin yung stroke. Tapos shadow. Okay na guys. So ito naman tong show. Adjust natin yung effects. Blending option. Lagyan natin ng stroke. Pwede din emboss. Adjust natin yung emboss. Tapos shadow. Click natin yung OK. So ayun. So ayun, maganda na. So lagyan natin ng image dito sa another image dito sa bandang kanan. File, open. So itong hindi pa nalagay ay lagay natin lahat. Car 1. So highlight natin, mark it all. Edit, copy. Para na to sa animation guys. So balik tayo sa body. Edit, paste. So adjust lang natin dito sa bandang kanan. Click natin yung move tool dito. So adjust natin yung size. Ayun. Click natin yung move tool, apply. So open na niyo ulit. Karto. Same as usual, mark it all. Paste. Click move tool, adjust natin dito. Edit, pre-transform. Click apply. So dito, makikita natin dito, mayroong layer to. Ito po yung car 1, ito po yung layer 3, ito pong car 2. So click natin layer 2, click natin yung mata. Layer 3, click natin yung mata. So makikita yung car 1 nasa ilalim. So click natin yung mata ulit. So lagyan natin tong car 1 para di tayo mulit to. Itong layer 3, car 2. So open tayo ulit. File, open. Car 3. Same as usual, mark it all, edit, copy, balik body, edit, paste. So adjust natin, move tool, adjust natin, tapos edit, pre-transform, adjust natin para magkapareho sila ng size. Okay, click natin move tool, apply. So gawin naman natin tong, ito pala. Car 2. Car 3. Car 1, car 2, car 3. So okay na guys. So lagyan natin ng isa pang picture. Move lang natin. Edit, pre-transform. Move tool, apply. So ito na ang car 4. So okay na 'yon, magandang example na 'yon. So meron na tayong car 1, car 2, car 3, car 4. So pag tinanggal natin 'tong mata sa car 4, kita natin yung car 3. Itanggal natin mata sa car 3. Kita natin car 2. Sa car 2, tanggal natin mata. So, kita natin car 1. So, ihuli na natin yun. Yun ang plastada.
car 1. So wala na dito ang mata dito sa car 2, car 3, car 4. Gagawin natin yung animation. So para ano sila gumagalaw, so click tayo dito sa window tapos animation. So makita natin dito sa baba, mayroon ditong animation or frames. So ito ang pinaka first na frames dito, ay ito ang sa makikita nyo. So dagdag tayo ng isang frame, duplicate selected frame. So ayun, sa pangalawa, so click natin yung karto. So sa pangatlo, click natin for another frame, click natin yung mata ng car 3. For another frame again, click natin yung mata ng car 4. So pag i-play natin to guys, so masyadong mabilis, di ba? So stop lang natin, stop animation, lagyan natin ng ilang segundo. So mga 2 seconds lang siguro. So pag i-play na natin, oh ayun, makikita nyo guys, gumagalaw na ang mga sasakyan. Yun po ang animation. So stop lang natin. Para mas maganda, mas lalong gumaganda, lagyan natin ng frame itong ginagawa nating animation. So dito makikita natin dito sa car 4, ito ang pinakataas dito sa bandang kanan. Kita natin dito sa layers, car 4. So add lang tayo ng new, create a new layer. So para sa frame, so dito tayo sa market tool, adjust lang natin dito, click dito natin, click lang natin dito sa picture, tapos lagyan natin ng frame. So ayun, naka-highlight na. Dito tayo sa edit, stroke. So dito makikita width 1px. So lagay natin ng 10px para medyo mas makapal ang frame. Click natin yung OK. Tapos click natin mark it all dito sa labas. Okay, so mayroon ng frame guys. So ayun, maganda na. So pwede tayo mag-add ng text dito sa baba. Click lang natin, adjust natin ng size. So pwede niyo lagyan ng contacts dito. So adjust lang natin yung font style. Adjust lang natin, move tool. Click ulit natin yung text. Continue natin type, enter. Email. Adjust lang natin yung font style, font size para mas makita. Okay, click natin dito sa uli, enter. Enter contact number. So apply natin move tool. So ayun guys, so mayroon na tayong body, finish na. So ang gagawin natin ito, isi-save natin to sa computer natin. File, save for the web and devices. So this time hindi na JPEG guys, para kasi mayroon ng gumagalaw na picture. So
tawag natin doon ay GIF. So, graphic interface. So, click na natin yung click na natin dito, GIF. Kasi pag JPEG ang i-save natin, hindi na yun gagalaw yung picture na ginagawa natin yung animation. So, click natin GIF. So, click natin dito sa baba, save. Tapos dito, mayroon tayong car na folder sa desktop. So, lagay natin Bob Body. Lagyan mo ng file name para di ka malito. Save. So, okay. Tapos na, guys. So, minimize natin to. I-upload na natin yung ginagawa natin sa website natin. So, minimize natin to. So, balik tayo sa My Video Talk Studio. Ayun. So, makikita natin dito. Ah, mayroon pa pala dito, guys. Upload background image. So, minimize muna natin to. Magsi-search muna tayo ng background para sa website natin. So, type ko lang digital background. So, hanap lang ako ng medyo mas maganda. Okay, ito mas maganda. Okay na siguro to. Or ibang kulay. Okay na, guys. So, save natin. Right click lang natin. Save image as. Sisave ko dito sa desktop. Merong car dito. So, lagyan ko ng background. So, save ko dito sa folder ko. So, minimize ko lang to. Balik tayo sa My Video Talk Studio. So, dito, meron na tayong banner. So, upload natin banner. Click natin dito yung browse. Tapos yung folder ko dito sa desktop car. Click natin yung Bob banner, yung banner mo. So dito naman sa image background, click lang natin yung browse. Tapos itong background. So click. Tapos save natin yung save settings. So, ayun. Na-save na, guys. Tapos, punta na naman tayo dito sa baba. Preview natin para makita natin. So, preview homepage. Oops. Ayun, guys. So, nakita nyo dito. Ulit ating preview natin ng homepage. Click natin. So ayun, makikita natin dito, guys. Mayroon na tayong banner. So parang hindi nag-appear yung background natin. So upload natin ulit yung background. Upload natin ulit yung background mamaya. So mayroon na tayong banner. So ang body na naman, paano i-upload ang body? So close na natin to. So, dito tayo sa baba. So, mayroon dito title. So, pwede natin ito, okay na tong title na to. So, description. Pwede ilagay nyo kahit anong description dito. Bob, the best car dealer of the world. So, sa keywords, importante ito, guys, para ang keywords, importante ito para malagay doon
ito ang mga cuts up keys or mga cuts up words para makita o madaling makita sa Google search engine ng Google. So since car deal, I'm a car dealer, so tungkol sa car itong ginagawa natin, so lagay ko dito car, base car, sports car, world class car, etc. So kahit anong ilagay nyo dyan, yung pinaka-importante or dagdagan nyo pa para mas madaling makita. So ayun, nakalagay na. So minimize muna natin to. So i-upload muna natin yung banner natin sa photo bucket. So type muna tayo ng panibagong browser. Open muna tayo ng panibagong browser. So, type lang natin photobucket.com. So andito na tayo. Itong photo bucket, guys, dito natin i-upload yung ginagawa nating body. So itong photo bucket ay dito na para ma-upload itong mga images or any videos na gusto nyo. So pag mayroon na kayong account, dito lang kayo sa sign in. Pag wala pa, sign up. So mayroon na akong account, MVP. So input ko yung username tapos password. Kamali ako ng kuan password, so log in. Okay, so nasa loob na tayo ng photo bucket. So kita natin dito sa taas mayroong upload, so click lang natin yung upload. So dito, select photos on video, so click lang natin to. So hanapin ko yung folder ko, car. So i-upload ko dito yung body. So body, click open. Okay, save and continue. So andito na, guys. So drag lang natin. So makikita nyo dito, mayroon na tayong in-upload na body. Ilagay natin to sa website natin. So ang gagawin natin nito, pag i-point mo yung mouse mo dun sa picture, makikita nyo dito sa baba, mayroon ditong IMG code. So ito, i-click lang natin tong para sa box. Ito ang code na kukopyahin natin. Click lang, automatic copy na 'yon. So balik tayo sa My Video Talk. So dito, dito natin ilagay yung kinokopya natin. So una, i-type muna natin yung code for HTML. So type natin yung open bracket, center, tapos enter. Type natin yung center for centering. So, tapos enter. Para ma-center yung mga image, tapos enter TR. TR means table row. Lagyan natin ng table row para yung video mapunta sa baba. Tapos dito natin ilagay yung image. IMG SRC. IMG SRC meaning image search equals, so dalawang parang semicolon. Tapos dito natin i-paste yung kinukopya natin sa photo bucket. Okay, so makikita natin dito na-paste na. Delete lang natin tong mga malalaking IMG. Okay, so lagyan natin ng pang closing tulad dito ng start, may dalawang parang semicolon ng tawag nito.
tapos closing ng bracket, tapos closing ng image slash img. Kopyahin mo lang yung code, guys. So mayroon na tayo dito, tapos na, guys. So tatype muna natin yung contact text para makumpleto. Importante ito kasi contact mo to. Okay, tapos na. So save natin yung settings. Dito sa baba makita nyo may save settings. So okay, makikita na nyo, guys. So tapos na natin ni save. So i-preview natin. So punta tayo sa baba, preview homepage. Okay, so nakikita na natin background, guys. Hindi para hindi pala lumabas kanina. So minimize, maximize ko lang. Stop ko yung sound para madinig. So ayun, guys. So napakaganda ng website natin. So makikita nyo yung background na sinesearch ko, nakikita nyo dito sa ito, background. Tapos yung ginagawa nating banner nila sa taas, tapos body. Ito na ang body natin. So napakaganda, guys, no? Oops, medyo nagkamali tayo ng konti dito sa text. Naging animated din. So may adjust lang din doon dito. So ito na, guys. So makikita na natin dito. Mayroon din itong isang video. Existing video ko na yan. Mayroon yung tutorial doon na in English kung paano mag-upload ng video. So tapos na tayo, guys. Close na natin to. Tapos log out natin to. So okay, tapos na ang tutorial natin, guys. So maraming salamat. At sana mayroon kayong natutunan. At kung may mga tanong kayo, just email me lang. Makita mo dito ang email address sa baba at saka ito ang website ko. So maraming salamat at happy making your website. So thank you and bye bye.